She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Ganyan karami na ayaw matanggal, charot. Pisil-pisilin, ibrol-rol din. Affordable pa ito. 142, 182. Oo, ang galing ko. And now we come to the queen and the Kumare, welcome back again to my channel. Magandang tanghali sa inyong lahat. Gagawa po tayo ng isang kakanin. Kakanin na usong-uso ngayon. So, gagawa rin po tayo. Ang gagawin po natin ay buko pandan malagkit na ginawang turon. So, let's start mga kumare. So, ito na mga kumare. Ito ang mga ingredients sa ating gagawin na buko pandan malagkit. Siyempre, kailangan natin ng pambalot, ang lumpia wrapper. Kailangan din natin ng ating margarine. Ito yung kinikilo mga kumara na binili ko. Tapos, buko pandan flavor na condensed milk. Then, gagamit din tayo ng malagkit na bigas. So, hindi natin ito lulutuin mga kumari. Tipid-tipid pag may time. I-measuring ka natin lahat para alam natin kung ilan ang ginamit natin at ma-costing daan natin siya. Okay, let's start mga kumari. Gamit tayo ng 2 cups na malagkit. So, isasaing natin ito mga kumari gaya ng pagsasaing natin sa bigas pag nagluluto tayo. Bigas muna tayo ng kamay. Tapos, hugasan natin yung malagkit na bigas. Hugasan po natin siya ng 2 beses. 2 cups po yung ating bigas na malagkit. 1. Lagyan po natin pa ng konti. 2 cups po at saka konti yung nilagay ko na tubig. Pag nakita nyo maliit na yung tubig niya, takpan nyo, tapos pahinain nyo ng apoy. Para hindi siya masunog, mapwersa. Habang nagsasaing tayo ng ating malagkit, ang gagawin natin is tatanggalin, maghiwa-hiwalay na natin yung ating lumpia wrapper. Makikita nyo naman pagbago yung lumpia wrapper, malambot siya, tapos napakadali niyang tanggalin. Ayan, oh. Kapapabili ko lang ito kahapon ng gahapon. So, lumalabas mga kumari. Ito lang ako sa loob ng bahay. Nag-uutos lang ako pag nagpapabili ako ng lulutuin. Ayan, nag-stop nga ako ng lulutuin ko para araw-araw makapag-video ako sa inyo. Kaya good vibes lang muna tayo mga dear. Ganyan kaliit yung apoy ninyo, dapat kapag nakita nyo ng konti na lang yung tubig ng inyong malagkit, dapat ganyan lang kaliit yung apoy. Oh. Patayin na natin. Nakita nyo pagkaganda-ganda ng luto ng ating malagkit. Kasi hindi siya pinersa na lutuin. Basta pagkulo niya, kailangan pahinain nyo ng apoy. So by this time, lalagyan natin siya ng condensed milk na buko pandan ng flavor. Gagamitin lang natin is 1/3 cup or 8 ml. So, i-mix natin yan dyan. Natin masyadong matamis kasi tuturon pa natin siya masyado ng matamis. Hindi rin maganda basta masyadong matamis. Nakakaumay, diba? Lagyan na natin siya ng condensed milk na buko pandan. So, ang gagawin natin, ito yung kinilo na margarine sa market. Kasi kung pang negosyo recipe yung ating mixture, so depende sa inyo kung anong gagamitin nyo, kung star margarine ba, or ito, as long as margarine siya, o butter ba, depende sa inyo. Ito, 1 tablespoon full, ha? Ayan, ganyan karami. Ganyan karami na ayaw matanggal, charot. Kutsarahan natin. May remedyo yan. Lahat ng bagay may remedyo. Kailangan pag hanggat mainit pa, ilalagay nyo na yung milk at saka yung butter or margarine para na-absorb yung lasa niya baga. So, after that, pag nahalo-halo nyo na, i-set aside din nyo. Huwag nyo munang balutin hanggat mainit pa. Grabe naman. Dagdagan natin yung gatas natin ng 1 tablespoon. Kasi medyo matabang siya ng konti, saka palang fade yung color niya. Ang putla-putla.
Kaya dagdagan pa natin siya. Isang kutsara lang. Kasi eksakto na yung tamis niya. Yung basadong damihan para hindi nakakauman. Sa mga kumari, ang ating sinaing na malagkit na nilagyan natin ng buko pandan na gatas. At ito lang siya mga kumari. Napakadali lang ha. Tatakalin natin siya para alam natin yung costing natin mamaya. Isa't kalahati lang ilalagay nyo. Kasi kung dalawa, masyadong malaki. Affordable price ang gagawin nyo. Kasi yun, madaling mabenta basta affordable price. Ay, pisil-pisilin, ibrol-rol rin. Tapos ganyan din. Mamaya nyo nalagyan ng tubig pag magpiprito na kayo para hindi siya mag-messy. May nagawa na ako ditong 21 pieces. Ito yung walang mani. So lalagyan natin siya ng whisk. Nagdurog kami, dinikdik namin yung dalawang happy na, yung tagpiso, yung plain. So ilalagay natin siya. Lalagay natin yung mani na dinurog natin dito sa ating malagkit. Itikman natin kung anong lasa. Kailangan dalawa, ayan, ganyan. Tapos, sukatin yung mabuti para hindi kayo malugi. Ito, sukat na sukat ito, kaya meron na kayong idea kung paano natin ito babalutin. By the way, itong ginamit ko na pambalot is ito. Ito yung pinaka-small niya. Worth 15 pesos. So, ito na mga kumare. Bali, 26 pieces ang nagawa nung ginawa natin na malagkit. Yung 35 pieces pala ang laman nito. So, hindi natin ito naubos. Meron tayong nakalimutan na ingredients. Kailangan ko ng brown sugar. One packet ito na oil. Nakikita nyo naman siguro. So, ilalagay lang natin is half packet. 15 pesos. 15 pesos to sa akin eh. Gamit din tayo ng asukal na brown sugar, at saka konting linga. Pang toppings lang natin baga. So, eto, mainit na yung ating kawali. Kanina pa to. Kapag ilalagay nyo na yan, di ba ganyan yan, buka yan. So, ilagyan nyo lang ng konting tubig. Ganyan. Tapos, saka nyo ganyan. Didikit na yan mga kumare. Yan. Ilagay na natin. That is the time na medyo pahinain natin yung ating apoy. Huwag nating balalakasan kasi masusunog yan. Tapos, lagyan nyo siya ng asukal dito. Budburan nyo ng asukal. Pagkabudbud nyo niya ng asukal, yan. Basain nyo yung konti, yung inyong hintuturo. Hintuturo means in Maranao, tinduro. Napakadali lang mga kumare ng itinuturo ko sa inyo. Affordable pa ito. Kaya, kayo pwede kayong magnegosyo kahit nasa bahay kayo mga kumare. So, ibubudbud nyo yan hanggang nandiyan pa sa kawali para maluto na siya. Ayan. Tapos, lakasan nyo ng apoy para dumikit yung ating lunga sa asukal. Pag maglalagay kayo ng lunga, ng asukal, kailangan medyo, nasa medium heat siya. Mga kumari, huwag nyo na siyang lagyan ng tubig, basahin ng tubig na konti. Kasi una, dumidikit na siya kasi di ba basa yung ating kanin na malagkit. No need na siyang basahin, dumidikit na siya. Ito na mga kumari, tapos na nating ma-fry yung ating malagkit turon. Kumare, ang ating turun na malagkit, buka pandan ang flavor niya with a twist ng mani at saka sesame seeds. Ibibenta ko ito ng tag 7 pesos kasi masyadong mura kung 5 pesos lang mga kumare. Tingnan nyo naman, oh. Ang laki-laki niya, diba? Bali, ang nagawa natin sa ating 1/4 na malagkit yung 2 cups. Yung 2 cups na malagkit is equivalent to 1/4 na malagkit. Kinili ko na kanina. So, bali, tag 7 pesos ang isa. 26 times 7. Times 7. 7 times 6, 42. 7 times 3, 14. 42, 42, 182. 182. Oh, ang galing ko. So, 182 pesos lahat-lahat ito. Yung costing niya, ilalagay lang sa description box. Ayan. Ang harap niya. Gayahin niyo mga kumare, pang negosyo recipe ito mga kumare, sinishare ko ito isang very affordable sa inyong bulsa mga kumare. If you like this video, give me a thumbs up, subscribe to my channel, and tap the bell for more updates. Bye!